Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi partner. Hi partner. Ang tinis ng boses mo ngayon, ha? Syempre naman. Padalaga ang datingan, ha? Para naman ano, maski man lang sa boses. Bumata, charot. Di ba, pakipot ng pakipot yung ano mo, bibig mo ngayon. Pusikip. Medyo konyo ka ba? Aha, pusikip. Oh, maganda. Mukhang nakapagpahinga ka nga nitong nakaraang Sabado at Linggo. Diba? Which is good. Good thing din naman talaga yon yung tayo po ay walang pera. Kasi pag walang pera, hindi ka rarampa. Tama. Hindi ka sisigaw-sigaw sa gimmick. O kaya. Hindi ka pa-party. Mapipilitan ka mag-stay lang correct. Sa loob ng bahay. Tama. Sabi ko nga sa'yo gumising ako ng alas 6 ng umaga on a Sunday. Naligo ako alas 6 ng gabi. Yung panty ko matigas na. At yung nag-imagine kaming lahat. Yung nakita namin, naamoy din namin. Na-imagine niya na talaga. Nakakatayo na po siya sa sarili niyang paa. May sarili na po siyang barangay. Kasi nagbatugan ka lang. Oo, ang sarap magbatugan. Totoo yun. Oo. Kaya yun din naman talaga ang kagandahan kapag ka wala masyadong andakels, makakatulog. Correct. K-drama, marathon. Yan. Totoo. Ganun. Forced yung sarili mo na mag-stay lang talaga. No? Yung walang gagawin, nakatunga nga, tulala. Yan. Diba nakaupo lang sa sofa o kaya kumakain. Ganoon lang yung ginawa natin nung nakaraang Sabado at Linggo. Relate dito yung mga taong walang anda. Correct. Yun pero kung kayo nag-outing kayo, edi wow. Oh, di kayo na. Mahalong inggit. Mahalong galit. Edi wow. The design is very Inggitera. Pero ubos naman ang pera nila ngayon. Oo, sure. O di naman kayo, nag-swipe lang kayo lahat sa credit card. Tapos ang dami nyo ng utang. Edi wow. Tsaka lakas-lakas ang loob. Di ba sinabi nga nung nakaraang linggo na delikadong mag-outing? Oy, pero hindi rin naman umulan masyado. On some parts. Although ako naabutan ko kasi nung Friday, kami partner, nagmanawag. Kasi every month, yan panata ng aming family to go there. So, nung Friday, pumunta kami ng Manawag. So, sabi ko talagang ito talaga, no? Central Luzon. Kumbaga dadaanan talaga namin north, ganyan. Talaga namang nung Friday afternoon, may mga areas sa road na talagang unlock, zero visibility. Tapos pagkatapos certain stretch na yun, ilang kilometro, biglang ang init. Mga ganun. Pero hindi pa bagyo yun, di ba? Hindi. Wala pa, hindi pa bumapasok yung wala bagyo din. Nun. Tapos nag-expect ako ng Sabado kasi Friday to Saturday nga daw, di ba? Tapos ang init-init. Di ba? Oo, ganun. Ang weird. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko, ayaw na lang mag-talk. Pero hindi ba sakto yung forecast? Oo, yung nabili ba natin yung nabili po ba natin? Yung nabili po ba natin? Totoo, parang ganun yung tanong parang bumili ka ng computer, ng gadget. Diba? Tapos yung gadget na yun, parang hindi ba, bakit hindi siya gumagana? Ina-upgrade yun po ba? Hindi, sorry na po. Di ba maintenance yun pag bumili ka? Paano? Kasi talaga namang pero in fairness, ang maganda dito, naghanda din naman lahat. So, kunyari, may lakad ka talaga, in the case of us na meron dapat concert, we had to cancel it muna, move it to a different day. Kasi syempre, mahirap din namang i-disregard mo yung forecast, di ba? Ako in my mind talagang, sabi ko talagang, Lord, mahal talaga kita, makakarating kami ng Manawag neto. Ganon. Ganon nalang. Pero sa utak ko talaga, ang sinabi, bagyo talaga Friday to Saturday. And super typhoon. And super duper. Hindi nga, parang hindi naman yata magla-landfall. Parang madidilaan lang tayo. Parang ganun. May ganun balita. Nadilaan ang Pilipinas.
Saan balita mo narinig yan? Sa iba na naman ako nagbabasa. Ba't may dilang involved? Di ba? Hindi. Dumidila na bagyo ngayon, ha? Di, parang hindi siya magla-landfall, parang ganun. Basta hindi ko na masyado inalam yung detalye. Ang alam ko lang talagang yung warning is mag-charge ng mga phones, maihanda yung mga rechargeable light, yung mga lamp, yung correct, mga ganun. Paghandaan talaga na maigi, which is a good thing talaga. Kaya lang minsan nakaka-surprise na sobrang tindi, tapos ang init din. Parang ganun. Yung wala man lang sipon, no? Oo, yung parang sipon ganun. Ng bagyo, walang nga. Dila nga. Parang hindi man lang nadilaan. Ewan ko ako sa Manila kasi wala kami. Wala din. Sobrang init. Oo, yun nga kasi tinanong ko yung PA natin. Sabi ko, ah, kumusta dyan? Kasi pinag-iisipan ko pa kung matutuloy pa yung artist interview natin dito, eh. Sabi ko, decide tayo mga 6 p.m. Sabi, ay, 6 a.m. So, tingnan natin kung ano. Tapos yun. Decide tayo mga 10 a.m. kasi interview 11. Oo. Pinahirapan. Ganun. Tapos wala. Kaya nga, in a way, it's a good thing. At least, diba, nakita naman natin yung sobrang, and then tsaka yung sobrang hagupit sa Guam. Diba? Talaga nga, nakakalungkot na ano, at ang daming Pilipino din dyan, ganyan. And then, it's a good thing na kung ano man yun na nakitang forecast na posibleng madumaan sa atin, eh, hindi naman talaga dumaan. Diba? Correct. Ano yun? Very good and it's a blessing. Yes. Ang minsan question mark lang, ba't po ganun? Parang ganun. Oo nga, partner. Tawagin natin ang isa nating kaibigan na mayroon po tayong special na panauhin, yeah, mula sa pag-asa. Hindi. Para ipaliwanag sa atin ang nangyari. Wala akong sinabing pag-asa, partner. Ikaw tong nagbangge. So kung hindi para magkaroon din ng kaliwanagan. Ayan. Pero 'tong di totoo din. Pero 'di ba? Malamang hindi lang naman kami nagtanong. Marami din tanong. Wag kayo mag-deny. Maraming tanong din, din yung kayo. Mga kaibigan natin. Ano, bakit maaraw naman? Correct. At may bagyo pero bakit hindi umulan? Although hindi naman natin sinasabi sana umulan. Oo, yun naman ganon. Ang sinasabi natin, it's a blessing. Buti na lang, yes, din talaga kasi ako tumuloy. I hate the rain. Naiinis talaga correct, ako correct, sa ulan na 'yan. Ang baho, ang hirap, baha, 'di ba? Napakaano na. Daming malalagas sa alam. Correct, lugar. Oo, malungkot, diba? Alangan ng sitwasyon. True legend, diba? Kaya lang, katulad niya na may mga concert na na-cancel, outing na hindi na lang tinuloy, diba? Yes. Mga lakad na hindi tinuloy, ganun. Tapos, biglang ano, yun lang yun naman yung question doon. Oh, kumbaga hindi ba naging accurate o kasalanan ba ito ng ano, kasalanan ba ito ng panahon talaga? Mm-hmm. Diba, sadyang lumihis siya. Mm-hmm. Pero kung nag-forecast siya, 'di ba? Anong tawag dito? Yung accuracy. Oo, na parang baka kailangan i-maintain, 'di ba? Feedback ay importante naman, nagbibigay tayo ng feedback, 'di ba? Ayan, ganyan. Feedback is important. Correct. Na-upgrade ba? 'Di ba kunyari cellphone? Pag lumipat yung cellphone, matik may nag-upgrade. Tama, nagso-software update 'yan pag bumabagal na, yes, kapag hindi na nagfo-function ng tama ibang mga apps, may upgrade. Totoo, correct. So baka may ganun, may upgrade po ba? Baka may version 3.0 na. Baka nasa 1.2 pa lang. Hindi namin sure. Hindi, wala lang ako pa. Sorry na po, pero sometimes kasi to compare to with another country, halimbawa, meron kami nga naging recent trip partner. Medyo maulan dun sa pinuntahan namin lugar. Pero sinabi doon sa AccuWeather, sinabi doon sa forecast na by 7 p.m., wala nang pag-ulan. Kumbaga yung chance of rain, kumbaga buong araw cloudy talaga, pero pagdating ng 7 p.m. yung rain hindi na ganoon. So alam ko na kailangan namin magstay dun sa lugar na yun kasi sigurado dahil 7 p.m. wala nang ulan, magfo-fireworks display. So kumbaga parang inano ni risk ko yun, eh. Hindi, nagtiwala ako na hindi ano yan. Ba 7 p.m. wala. And true enough, 7 p.m. wala nang ulan, hindi man sunshiny or hindi man maliwanag na maliwanag, medyo ulap sarado pa rin naman, pero walang ulan. At true enough, may fireworks display kasi nga walang ulan. So ganun ka siya ka accurate, parang ganun. Totoo. Yun lang naman yung mga questions lang naman. Pag-uusapan lang naman, walang sensitive sa mga oras na to. Hindi, tsaka yung pagtatanong po namin, malalambot lang po. Hindi po yung galit na question. May ganun. May ganun. May ganun pagka-question. Yung mga pauso nating salita, dumila ang bagyo. Ay, hindi dumila ang bagyo. Walang sipon yung bagyo. Ngayon naman, malambot na tanong. Malambot na pagtatanong. Hindi kasi may pagtatanong na galit, eh. Bakit po ganon? Oo. Eh di sana hindi kami nag-cancel ang lakad. Hindi sa amin. Ang sa amin lang po. Yan, diba? Medyo masikip yung pagkakasabi. Bakit po kaya ganon? Totoo. Diba? Although,
nature naman yan, partner. Parang hindi naman din natin, wala tayong control over it. Oh, hindi din naman natin talaga masasabi. Unpredictable talaga din. Kung ito ay gawa ng kalikasan, minsan talagang kahit accurate naman yung ginagawa natin, tama naman ang lahat, pero biglang nababago kasi nga kalikasan eh. Tama. Masasabi ang galaw ng mga yan. True. Parang ganun. Baka naman din, ganun din talaga. Paliwanag nyo. Oo. Hindi, kasi siguro, ang kaya lang naman, ito po ay galing sa mga tito at tita na kwarentahin na nag-umpisa po kami nung nag-aaral kami na ilang beses po yan nangyari. Oo. Diba? Dineclare na naman, tapos ang tirek-tirek, lahat tuloy na sa Mega Mall. Alam mo? Hindi kayo makakalimutan. Nakita kasi sa walang klase. Kasi walang pasok. Oh, pero ang init-init. Walang ulan. Diba? Pero again, pero noon pa yun. Noong matatanggap natin na hindi pa top of the line yung mga gadget. Yun na nga. Kaya ngayon nga yung sinasabi natin, parang ito po ay galing sa noon pa po namin siya na-experience. Ilang taon na po kami. Oo. Parang ganun, 40 plus na kami. So, may ganun pa din. Pero syempre, alam mo na, syempre yung mga nakalagay naman dyan talaga ay mga malalambot lang po itong questioning. Hindi kasi meron ako mga friends talaga hindi nagtuloy ng lakad. Kami lang talaga parang pinush namin kasi kailangan namin magbumisita sa Our Lady of Manawag. Parang ganun. Pero otherwise, tapos plus wala na kami ibang day to go there. So parang talagang tinahak namin. Pero yung otherwise na ibang mga kakilala ko talaga, plus yun nga, a concert that has been canceled. Yes. Ano yun? Big event po yun eh. Milyonan po yung gastos doon. Parang ganun. Hindi na tuloy. Although mas risked. Oo. Pero good call naman din yun, partner. Oo, siyempre, naman. Alam nga ba sinabi ng maulan, ituloy, i-push pa natin. Gusto ng mga tao, wet sila, di ba? Parang foam party ito. Oo, correct. Good call pa rin naman yun. Correct. Kasi nakita naman, prior to that, nakita din naman talaga natin yung hagupit sa Guam. Totoo yun. Mm-hmm. But yun, tama naman, one good thing about it, hindi talaga tumuloy yung bagyo. Yes. At yun yung ayaw talaga nating mangyari. Tama. Diba? Yun ang naman yung hirap pinakamahalaga talaga doon. Safe tayong naitawid ang weekend. Correct. Kasi ang dulas ng kalsada, at saka lungkot, may ganun talaga, may kalungkutan talagang nagaganap kapag ka maulan. So good thing na lang din. Correct. So kaya ako, partner, ang prayer ko every morning kapag ka maganda, sun shiny, I thank you for sunshine. Pero thankful din tayo sa rain. Ang rain para mga pagsubok sa buhay yan eh. Minsan ayaw natin pero dumadating talaga at kailangan dumating, 'di ba? Kasi bakit nga ba? Eh baka naman kung masyadong tagtuyot na, kailangan ng basain ang mga tigang na lupa. 'Di ba? Doon nabubuhay ang lahat sa sikat ng araw at sa buhos ng ulan. Correct. 'Di ba tinamin mo nga nasa disyerto, walang ulan, o 'di ba? Walang masyadong halaman. O pag umulan dito sa Pilipinas, doon na yumayabong ang mga halaman, doon sila nagiging masigla. 'Di ba ganun din pag nagkaroon ng araw, doon namumulaklak, doon nagiging green lalo ang mga dahon, doon nagiging malinang ang mga pananim. Mm-hmm. Diba? So, kailangan natin yan. Malinang. Oo, diba? Kalinangan, mga ganon. Sasabihin na naman ng anak ko niyan, your mom, yung mga words mo, they're not trendy. Diba yung pag... Oo, yung, pero linang, ang ganda ng salitang yan. Diba, pag naglilinang yung tatay mo, ibig sabihin, nagpapayabong, ganon. Parang ganon. Ng halaman. Oo. Yun, dahil din naman sa mga pag-ulan. Totoo. Oo. So, kailangan natin yan sa buhay. Ganon din, sa buhay ng tao, syempre. Na may mga pagsubok na dumadating. Tama. Diba? Pero hindi natin, akala natin, negative lang lahat ng dala nito eh. Tama. Pero ang dala nito talaga ay oportunidad para matuto. Sabi nga, bakit pa ulit-ulit na nangyayari sa iyo isang bagay? Siguro kasi hindi ka pa natututo. Diba? Oo. Bakit pa ulit-ulit ako nadudukutan ng wallet? Siguro hindi ka natututo. Bakit lagi ako nasasnatch ng necklace? Hindi ka natututo. 'Di ba? So ganun din kapag may mga problemang dumadating talaga sa buhay natin, paulit-ulit siya hangga't hindi tayo natututo kasi this is teaching us to have endurance. Yes. Teaching us growth, ganyan. Yes, kailangan to be stronger. Correct. Ano 'yan eh? Kaya nga 'di ba, pag halimbawa mainitin ang ulo mo o maiksi ang pasensya mo,
ewan ko, for some reason, binibigyan ka lagi ng mga ganyang pagsubok kayo. Lalong paiiksiin yung pasensya mo. Totoo. Tapos, di ba parang, ay, ito na naman to. Di ba, naranasan niyo po ba yun? Yung parang, kapag ka maiksi, alam ng Diyos na maiksi ang pasensya mo. So, ang ginagawa niya pa minsan, nagpipitik siya ng mga ano eh, nagpipitik siya ng mga pagsubok na talagang magte-test ng patience mo. Agree. At hanggat hindi mo natututunan na maging, na habaan yung pasensya mo tungkol sa bagay na yan, sitwasyon na yan, o sa taong yan, uulit yan. Yun, kasi because nga, yung mga ganyang klase mga pagsubok is teaching you endurance, teaching you grace, teaching you growth, ganyan. Totoo, yun ako naniniwala ko, no? At tingnan mo, bakit ngayon wala kang laging pera? Mm. Kasi hindi ka na natututo. Ulit-ulitin ang universe, bukas wala ka na naman pera. Oh. Next month, pag patak na sweldo mo, paubos na uli yung pera mo. Diba kasi hindi ka natututo. Yan. Diba, yung mga failure na ganito, yung mga mistakes, yung mga pagsubok na sinasabi natin kanina pa. Diba, tinuturuan tayo niya na para maging maayos din yung takbo ng buhay natin. Mm-hmm. Chances natin yon para matuto sa buhay. Mm-hmm. Diba, ang buhay hindi palaging masaya, hindi palaging nakasmile. Kailangan din natin ng kalungkutan. Kasi sa kalungkutan yan, nagkakaroon tayo ng reflection. Diba, nagkakaroon tayo ng pagdiskarte sa buhay. Yes. At hindi sila pwedeng mawala. Correct. Kailangan diba? Yun. Kailangan matuto. Diba, sinong nagkaroon sa atin ng reflection kapag masaya? Wala. Hindi naman natin naiisip. Wala. Yun. Kasi diba? Ang saya-saya natin, masyado tayo maligalig eh. Oo. Diba? Yung reflection normally nangyayari kapag meron kang problema. Diba? Correct. Yung realization, na. Yung value ng nangyayari sa buhay mo. Eh, lahat to na-realize mo kapag problemado ka. Correct. At kung gusto mong i-break yung cycle na paulit-ulit, diba? Paulit-ulit na yan nga, sinasabi mo, laging walang pera o kaya paulit-ulit, laging naloloko, paulit-ulit, laging nasa scam, diba? Yan. It is time to change. Yes. Oo, yun na yung itinuturo sa'yo talaga na change, diba? Totoo yun. Maging aware tayo na if this keeps on happening to us, yung mga ganitong klaseng pagsubok, ang tanong hindi na yung, bakit nangyayari sa akin to, ganyan, bakit laging ako, diba? Ang mas magandang tanong is, bakit nangyayari nga ba sa akin lagi ito? Mm-hmm. Ano nga ba ang itinuturo sa akin ito? Correct. Parang ganun, lalambutan po natin. Yung sinasabi ko pong lambot na pagtatanong. Hindi laging pagalit. Oo, parang bakit ako na naman sa akin pagsubok ganun. Ang tanong, oo nga, normal lang yung bilang tao natatanungin natin bakit nangyayari sa atin doon. Pero ang tanong din pagkatapos, ano ba yung tinuturo sa atin itong pagsubok na to? Yes. Bakit siya paulit-ulit? Correct. Bakit hindi ako makaalis dito, 'di ba? Ano, okay, iba 'yun eh, no? Correct. Iba yung tanong na pagalit, iba yung tanong na malambot. Oo, 'di ba? Parang willing ka to understand kung ano yung nangyayari talaga sa iyo. Pagalit wala eh. Bakit nangyayari sa akin 'to? Puro wala. Emotion. Oh, correct. Pero yung bakit nangyayari sa akin 'to? Oh, yan. Yung acting na acting. O siya, lukuhan na itong pagiging malambot ko. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Gambio, King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Aurin. Siyempre pa, isang tambalanista. Sumulat ako kasi wala akong makausap at mahingahan ng pinagdaanan ko. Sana din mabigyan nyo ng tips ang mga kapwa ko tambalanista na mga dapat at hindi dapat gawin kapag uma-attend ng reunion. Number one, sana hindi nakakasira ng relasyon. Sana ay magsilbing paalala din ito sa mga exes, kaya nga ex na wag nang pumapel.
Nagsimula ang kwento naming mag-asawa, 20 years old pa lang ako. 1 year pa lang kaming steady na malaman ko na may girlfriend din pala ang mokong sa probinsya. Grabe yung ngit-ngit ko. Narinig ko pa lang yung pangalan ng boyfriend ko at yung babae niya, nanginginig na ako sa galit. Naghiwalay naman sila a week after kong mabuko, pero nakipaghiwalay ako at nagtago sa probinsya. Naka-move on naman ako after a year at bumalik ng Maynila. Nalaman niya at pinuntahan ako agad. Pang Jacqueline Jose ang drama ko when I saw him again. It took months bago ko siya kinausap ulit. Dahil inamin niya naman ang lahat ng mali niya at todo effort siya, nagkabalikan kami. We got married after 2 years. 17 years passed by swiftly. Tatlo na ang anak namin. Last year, nagpaalam siyang mag-attend ng high school reunion. Pinayagan ko naman. Pag-uwi, nagkwento siya. Nagkita daw sila ng ex niya tapos nag-friendly chat daw sila. Nang tingnan ko ang chat box, burado lahat. Baka daw magalit ako. Lumabas ang ugat sa leeg ko sa gigil. After a few weeks, ginamit ko yung phone niya kasi nalobat ako. Biglang nag-chat ng namimiss na kita, yung ex niya. Akala ko sasabog yung dibdib ko sa galit. Ginising ko ang asawa ko at kinumpronta. Tinawagan ko din yung ex na hitad. Lahat yata na masasamang salita sinabi ko. Ayoko na lang ulitin kasi baka ma-demote si Satanas kung isusulat ko pa. Grabe. Ramdam ko yung galit tsaka yung tindi, oh, no? Ipon na ipon. Koreka, madedemote si Satanas. Tapos, tinawagan ko yung asawa ng babae. Hindi pa ako nakontento, pinadala ko yung screenshot ng chat namin sa asawa niya, sa mga in-laws niya, at sa high school group chat nila. Ready na akong manugod at manakit, pero nanahimik na ako dahil nakiusap sa akin yung mga kaibigan nila. Umalis ako ng bahay the next day. Nagpatay ako ng phone, umakit ako ng Baguio at tumambay sa malamig na gabi ng Burnham Park. Ang hirap palang magdrama kapag nanginginig ka na sa labig. Yan, kau kasi. Pero sa totoo lang, tambalan. Kung wala kaming anak, iniwan ko na siya ng tuluyan. Malalaki naman na yung mga anak ko at naiintindihan ang topa ko. Sabi nila, hihintayin nilang maging okay ako at bumalik. Isa pa, naawa ako sa parents ko. Ilang araw na daw silang iniiyakan ng asawa ko dahil hindi ako mahanap. Kaya after 2 days, umuwi ako. Ilang weeks akong tulala pero after a while, bumalik sa normal ang lahat. Naging okay kami ulit. Last month, 1 year after niya mag-attend na nakakatroma ang high school reunion, a-attend daw siya ng grade school reunion naman. Pag-uwi, nagkwento siya ulit. Masaya naman ako kasi nag-enjoy siya. Ang issue ko lang, sa dami ng kwento niya, hindi niya sinabi na kasama na naman yung ex niya. Nakita ko lang sa FB Live ng kaibigan niya, kaya ako nalaman. When I asked him bakit hindi niya kinuwento, ang sagot, ayan ka na naman. Sabay talikod at biglang natulog. Sweet naman siya kinabukasan pero hindi ko na ma-appreciate. I have trust issues. Hindi na ako umiyak tambalan. Hindi na ako nanginig. Hindi na ako na-hurt. Pero nawala na ako ng gana. Ayoko na siyang hawakan. Kahit nga tingnan siya, ayoko na. Buo na ang desisyon ko. Mawawala akong parang bula. Hindi na ako babalik kahit kailan. Mag-iipon lang ako ng konti, tapos mag-aabroad ako. Hindi ako man lalaki, hindi tayo ganun. Gusto ko lang ng peace of mind. Ayoko lang ng paulit-ulit na trauma at bad memories. Gusto ko magsimula ulit na mag-isa. Nabuo ko na yung sarili ko para sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang mawasak ulit to
tuwing nakikita ko sila sa iba't ibang pagkakataon, meron man silang relasyon o wala. Salamat sa pagbasa ng mahaba kong sulat. God bless you kasi ang dami ninyong napapasaya. Mahal ko kayo. Ang inyong tambalanista, Aurin. Oring ba? Oring! Oring. Oring. Si Oring. Si Oring. Ayan. O, Ate Oring! Alam kong salamat ano na. Salamat sa pagmamahal. Oo nga. Alam kong ano na to. Mas matanda to sa atin. Kasi ang reference niya sa ano, ang reference niya ng aktingan Jacqueline Jose. Oo. Oo. And the name. Oo. And the name, Aurin. Diba? Pero ang nararamdaman ko kay, ano, kay Maring Aurin, partner. Ang nararamdaman ko sa kanya, ano siya eh, bilang nagpapaka-Aurin din ako ngayon, Madam Aurin ako for today's video. And for today's radio segment, ganyan. Ang nararamdaman ko sa kanya, ano siya, may sapak din paminsan-minsan. Oo. Silosa, masaya, no? Masaya siyang kasama pero may sapak din siya, parang ganon. Nararamdaman ko ang ano, ang zodiac sign mo ay Taurus. Bilang si Madam Aurin si Nicole ngayon. Oo, nararamdaman ko na ang zodiac sign mo ay Taurus. Dahil ako po ay pinalilibutan ng mga Taurus partner. Ang asawa ko ay Taurus, ang kasama namin sa bahay ay Taurus, ang anak ko ay Taurus. Sila ay mga mababait. Pero may saltik. Di ba? Yung ganun. Mas mabigat yung saltik o yung bait? Balance of both worlds. Mabuti balance eh. Pangit na pag mabigat yung ano, yung saltik, tapos sa 5% kabait. Lang yung bait. Hindi, balance. Hindi lang yung ibabaw naman yung mabait. Okay, goods. Paminsan-minsan lang naman yung saltik. Yan. Ang mga Taurus. Kasi Aurin tayo kaya. Taurus. Taurus. Hindi tayo Taurus, hindi na tayong Aurin. Yan. Aurin at Taurus. Yan. So parang feeling ko kasi with the way she delivers her sentences, ganyan. Ano to eh, masayahin tao na mabait na may saltik-saltik. Ganon. Oo, parang ano. Parang no? ano to eh. Pareho tayo ng impression. Oo, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ganon. It's so 80s, di ba? Oo, ganon. Pero ganon siya. Ganon siya yung magiging mabuti ako talaga sa'yo kapag ka mabuti ka sa akin. Pero subukan mo lang talaga akong kantiin. Madedemote si Satanas sa dami ng masasakit na salita na sasabihin ko. Ganon. Pero alam mo, hindi naman natin mapipilit o mapipigil itong si Aurin sa kanyang pagsusoul searching. Diba? Nagawa niya nga na umalis ng dalawang araw at diba, mag-soul searching, nag-Burnham. Diba? Tapos natawa ko kasi yung saltik niya partner na nasabi niya pa na ang hirap pala mag-soul searching o ang hirap pala nga mag-emote kapag ka malamig. Diba? May isip mo pa talaga yun eh. Hindi talaga ako maka-emote, ang lamig kasi. Nangangatog kasi kung baka January pumunta ito o Feb partner, ganyan. Diba? So, alam natin sa sarili natin na ano to eh, ito yung tipo ng tao nga, nagtatalo ang isip, ang puso, ang konsensya, ganyan. So, para sa akin, it will be helpful kung makakatulong talaga sa'yo yung pagpunta mo sa ibang lugar, ganyan. Mm-hmm. Kasi, babalik na naman yung saltik mo, mamimiss mo naman sila at marirealize mo na, diba, na pwedeng magpatawa, pwede mag-move forward at yung mga anak at yung mga parentals na nag-iiyakan kapag kawala ka, 'di ba? Yung mga ganon, hindi mo rin naman matitiis. Ganyan ka, ganyan yung na vibes ko sa iyo, ganyan. Ayon sa kanyang bolang kristal. Yan. Yung mga nabubuhay yung mga salita yan, dati. Correct, bolang kristal, yan. Galing kay Manang Bola yan, at kay Madam Aurin. Yan, di ba? Jacqueline Jose kasi, ganun. Agree ako doon. Hindi natin mapipigilan kung if that's her way of coping or moving forward. Kasi, pero though partner, ang lungkot lang nang wala nang negative masyadong emotion, yung ang nakakalungkot dito kapag ka wala nang emotion. Mm-hmm. 'Di ba? Yun na yun eh, yung parang wala na yung respeto, ayoko na.
hindi ko na trip, hindi ko na gusto. Yun yung medyo medyo nalamig ka na talaga, sabi mo nga wala ka nang nararamdaman. Yun yung medyo malungkot lang din sa part time. Pero baka nga naman yung a change in environment, moving out muna for a while might be helpful. Kasi nga 'di ba sabi, absence makes the heart grow fonder. Correct. Diba? Luma na naman ng quotation. Para bang sasabihin na naman ng anak ko, your words, they're not trendy. Sorry na. Ganun talaga, nag-a-adjust lang kami sa ano, kinakausap namin. Nagkataon lang na yung pinapakinggan ng anak mo, kausap natin batang 80s yan, and 90s ganun. Din. So this time, ganun din. Ganun din yung mga salita and quotation na ginagamit namin. Pang may edad din. Kasi si Auring yung kausap namin. Na feeling namin ay Taurus si Auring. Ito, since mukhang nakapag-decide na naman to si Aling Auring, si Ate Auring, ng kanyang gagawin, make sure na kaya mong panindigan. Kasi posible lang na mainit ka ngayon eh. Nung habang sinusulat mo itong itong letter mo for the tambalan, masiguro nasa kasagsagan ka ng emosyon mo. Pwede ganun, heightened yung emotion mo kaya galit na galit ka sa asawa mo. Mm-hmm. Baka naman ikaw din yung tipo ng taong kapag nahimasmasan, eh nababali din ang desisyon. Mm-hmm. Hindi namin alam. Pero yun yung gusto namin sabihin, dapat sigurado ka sa magiging desisyon mo. Kaya mo bang panindigan ito? Baka naman mamaya pag nag soul searching ka o lumayo ka, kasi iyak-iyak ka doon. Hmm. Hindi ko pala kaya mawala yung mga anak ko. Kaya nga feeling ko babalik yung din eh. Yung asawa ko. Oo. So ang gusto namin sabihin sa'yo, huwag kang gagawa ng bagay na lalo kang masasaktan. Hmm. Kasi minsan may mga ganyan kayong galawan eh. Diba? Na parang gagawin ko to kasi gusto ko maramdamang habulin ako. Hmm. Pero hindi hinabol. Diba lalo ka nasaktan? Hindi ganun kayong ang moves dapat, eh. Ang dapat sabihin dito kay Madam Auring, kay Madam, kay Ateng, diba? Ang dapat sabihin dito kay Ateng, dapat i-expect mo na hindi ka habulin para hindi ka lalo masaktan. Oo. Kumbaga paninindigan mo na talagang malamig ka na. Oo, parang ganun. Diba? Walang iyakan pag-uwi pag punta ng Laguna, ha? Kung saan ka man pupunta. Ang hirap minsan ganun, gagawa tayo ng moves na mag-soul searching ako, gusto ko ng peace of mind, pero pagdating dun, iiyak-iyak ka. Eh, ganun talaga. Na parang hindi ka masaya. Pero dapat masaya ko, ka. Feeling ko, nag-decide ka eh. Feeling ko parte naman talaga yon. And feeling ko rin, partner, parte din talaga yon of making the other person, which is yung asawa mo, na realize na mali o nagkamali ka at kailangan mo din naman talagang pag-isipan yan. Parang ganun. Correct. Hindi naman, kaya nga sinasabi ko, feeling ko dito, it will be helpful. Kaya nga sinabi natin, absence makes the heart grow fonder. But then you will realize na mamimiss mo din naman talaga sila. Diba? Hindi mo rin naman talaga carry na wala siya. Ganun. At ang intention din naman, feeling ko rin and itong si Auring, ayon sa vibes ko, partner, ha? Ayon sa bolang kristal. Ang feeling ko din naman, si Auring wants the husband also to realize na meron din naman siyang mali. Mm-hmm. Diba? Meron din talaga siyang hindi. Kasi isipin mo, nakaka-traumatize. Tapos hindi pa nagsabi. Tapos, ni-leave, para kay Auring kasi, partner, yung ni-leave out mo yung information, maari kasing dun sa lalaki, kay husband, ang eksena niya talaga huwag is, huwag na nating, total naman, ulit-ulit naman tayo, natutunan eh. Naman na yung lesson from the last time, diba, nagkamali. Pero hindi natin pwedeng justify, mali kasi talaga yun. Mm. Diba, hindi natin pwedeng sabihin, pero people really make mistakes, ganyan. Pero yung, baka naman ni-leave out lang talaga ni hobby yung information about that. Kasi, una, wala naman na talaga kasi natuto na siya. Diba? And pangalawa, baka nga bumalik na naman yung saltik. Kaya lang, partner, nalaman kasi. And nung nalaman, diba, leaving out that piece of information na napakahalaga para kay Auring is also para sa kanya a form of betrayal. Kaya ganun na lang yung hinagpis. Hindi naman natin pwedeng i-disregard yung nararamdaman. Oo, pero naman. I think the better solution for this, instead of you going out at bigla na lang ako mawawalang parang bula. Diba? Napag-desisyonan ko na mag-a-abroad ako. Hindi ako man lalaki, hindi ako ganun. Nag-usap na ba kayo ng masinsinan? Mm. Diba? Nag-usap na ba kayo yung puso sa puso? Minsan kailangan yun eh. Communication, nag-usap na ba kayo ng masinsinan tungkol dito? Nasabi mo ba sa kanya, alam mo, hindi ko gusto yung pagtalikod mo sa akin na hindi natin pag-usapan yung reunion nyo. Mm. Diba? Kasi ang sagot niya lang, ayan ka na naman. Diba? Tapos sinulugan kayo. Yun ang trigger, partner eh. Tinulugan siya. Diba? Yung nagnyinyit-nyit ng sobrang ito si Auring, tapos tinulugan siya. Nakakairita kaya
yun, partner. Oh, diba? Baka lang hindi nyo po alam mga lalaki, no? Kailangan po may reaction din kayo sa mga saltik po namin. Ayan, diba? Oh, sige, oh, mamaya. Mamaya, pag-usapan pa natin yan, pero Aureng, kapit lang, oh, diba? Baka naman, kaya pa. Oo, oh, ayusin ninyo yan. Okay, okay. Salamat sa pagtutak at salamat sa pag-send ng story, Maring Aureng.